So hello guys, our weather today guys, it's a little raining and see the trees is already yellow and gold. It's autumn already, the weather here, and it's a little cold early in the morning and in the evening. In the other place, guys, the color of the trees is yellow, orange, and red. It's a beautiful to say, guys, that there is any kind of color. See this one, guys, it's red. And I love the color, autumn weather. It's raining a little bit now. And we walk with Luca. We have a routine every day. And I have my umbrella, guys, because it's a little raining now. And I have my headband. It's a warm headband, guys, because it's little cold in our ear if you don't have any put in your head. So I just came earlier, guys, in my doctor, and I took only my bicycle, guys, because my husband is sleeping. He came this 6 a.m. morning from work and he want to sleep for a longer, so it is not so sleepy this evening. Until morning he is going home. And Luca, maraming tubig dyan, Luca. Why are you there? Yung mga pine tree, guys, hindi siya mag-yellow, guys, pag mag-winter. So, andyan pa rin siya. Hindi siya ma-bulb. Yung iba, guys, ay ma-bulb sila. Katulad ng, ano, yung yellow na kulay, guys. Pag mag-winter na talaga, guys, ay na-bulb na talaga sila, guys. Na wala ng mga dahon. It's a naked na sila, guys. And then pag spring na, guys, unti-unti nang babalik ang mga dahon nila at mag-green na naman. So ganito lang ang buhay dito sa ibang bansa, guys. It is four season here, guys. Summer, autumn, spring, and winter. Hello po, Nanay Arlen. Kumusta po kayo? Halika. Sabay tayo maglakad dito, Nay. Ang sarap ng ano, ng pakiramdam mo na yung malalanghap mo ang simoy ng hangin, guys, at presko sa katawan natin. Parang nasa mulang tayo, nagpapaginaw ba? Dito sa amin, hindi na kailangan pupunta ng mall kasi mainit doon sa loob pag winter, guys. So, tingnan nyo, guys. Yan. Yellow sila. Wala pang masyadong mga red at saka orange ang kulay dito. Mga ano lang, yellow. Tinitake off ko na ang ano ko, umbrella, kasi wala namang ulan. Ano lang siya, parang kunti lang. Pero bawal naman tayo magkasakit, guys, 'di ba? Kasi nasa ibang bansa tayo at walang mag-aalaga sa atin kung magkasakit tayo, wala ang mama natin dito at papa, mga
kamag-anak, kailangan talaga na ingatan natin ang kalusugan. Sabi ni Nanay Arlen, tama yun, Nay. I'm agree. You know, guys, nung dumating ako dito sa ibang bansa, hindi naman ako nagkasakit sa awa ng Diyos. Yung masakit ang ulo at sinisipon ay parang normal lang yun sa akin, guys. Kasi pag sobrang lamig dito, guys, sa amin, ay sumasakit ang ulo ko, guys. Kaya may ganito akong kalo, guys, na warm para pag maginaw na ay gumagamit na talaga ako, guys, para hindi naman tayo magkasipon, magkasakit, kasi wala ang family natin dito. Mag-isa lang ako. So, dapat ay aingatan talaga natin ang sarili natin. You know what, guys? Meron akong asthma nung maliit pa ako. Yung last na umaatake, guys, ay naalala ko yung namatay ang lolo ko, 1997. At pagdating ko doon, sa isla kasi yun, sakay pa kami ng yung lancha, sa amin yun tawag. And then, umaatake talaga siya, guys, na hindi ako nakatulog sa isang gabi. Doon ako humiga sa yung mahaba na upuan. Tapos, nilalagyan ko ng unan yung likod ko, guys. At doon ako sa bibig, guys, humihinga kasi hindi nga maano sa sa nose ko. So, you know what, guys? Nang dumating ako dito sa Norway, kasi sobrang lamig dito. Popular kasi ang Norway na sobrang lamig dito pag winter. Lalo na dito sa lugar namin, guys, sobrang ginaw talaga. Pag may mga Pilipino ako na na-meet ko doon sa mall, magtatanong sila na taga saan ako. Sabi ko, doon sa Sokna kasi kami. Ay, sobrang lamig doon. Yun talaga ang response nila pag sabihin mo sa lugar namin. Kaya sinabi nga sa mga kanunununuan, guys, dito talaga sa lugar namin ay sobrang lamig, guys. At sinabi nila na may extra na lamig. Kaya before, mga ilang dekada na, guys, sinabi pa nga ng asawa ko na umabot daw ng negative 50, negative 40, mga ganyan. Tapos sobrang lamig. Pero doon sa guys, sa North Norway, merong lugar na sobrang lamig talaga, guys, na andoon na sa gilid ng bukid, guys. Pero ang Norway talaga, guys, ay puno ng mga kahoy, guys, yan. Sa palibot ng mga bahay, guys, ay meron talagang kahoy, guys. Hindi yan mawawala. Hindi katulad sa Pilipinas na wala na tayong mga kahoy, guys, at nakakasad naman na pag umuulan kunti ay baha agad, kaya yun. Pero dito sa lugar namin ay talagang ang dami talagang kahoy, at maganda pag summer siya ay yung mga kahoy ay makikita mo lahat ay green. Ako sa kabilang side, guys. At papunta na ako sa work, guys, kasi naputol yung video ko kanina. So, yan, guys, ang may red na kulay, guys. So, until here, guys, at kung nagustuhan nyo ang video ko, guys, thumbs up na rin, at don't forget to subscribe my channel. Ingat kayo pala, guys, and thank you for watching, guys. Bye-bye!